Magandang gabi po sa lahat. Magsimula po tayo sa ating Word of the Lord. Kanina po ay inawit yung kadakilaan ng ating Diyos, inawit yung Jesus salamat at dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayong gabi pong ito, instead na si Elder Rick, ako lang muna dahil nga si Elder Rick ay may kinagawa. Okay? Sige po, magbukas tayo ng ating Bible sa gabing ito. From the book of Corinthians na po sa Korinto. Unang Korinto po tayo. Okay, sa unang Korinto po sa unang Korinto chapter, ayan po si Brother Marlon. Gandang gabi po. Unang Korinto chapter 1 na po, chapter 1 verse 1 to 26. Okay. Ayan. Say amen pag may mga Bible, pag wala naman po I'll read the 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 31. So ano ba yung basahin natin in the context ng Korinto? Tandaan po natin ng ang Korinto na ito, ang sulat ni Pablo sa Corinthians at yung mga background. Ano po? Ang tema ng Corinthian church, no, divided because of the arrogance of its more powerful members, no po. So tingnan muna natin yung background ng Corinto. Ito ay inaddress po ni Pablo at tiningnan na yung tema, no, nahati-hati yon dahil mga arroganting mga mayayaman or mga powerful members ng simbahan, okay, should work together for the advancement of the gospel. Okay, they should repent of their rivalries, build up the faith of those who are weak, and witness effectively to unbelievers. Parang ang konteksto po ng Corinthians or Corinthian church ay hati-hati dahil may mga arroganting sabihin nating mga arroganting member ng simbahan, kaya iyon ang address ni Paul. So ano ba yung purpose? Paul received an oral report and a letter from Corinthian church. This revealed the church struggling with division. So yung simbahan na may division, no? So may hati-hati. So immorality, no? Immorality, tapos idolatry and theological confusion. So of course, pag may mga hati-hati, nandoon po talaga yung immorality, kasi possible dito sa isa ay okay na, yung isa naman ay masyadong very conservative. Yung isa naman ay ganito. So may mga theological confusion. Confused din sila sa kanilang paniniwala. So they should repent. Sabi nga dito, he wrote them this letter too so that they would become a true dwelling place for God's Spirit. So sinulat ang purpose ng sulat na ito ni Pablo doon na para maging true dwelling place of God's Spirit yung simbahan, no? Yung sila mismo, kasi nga sinulatan niya ito, siguro it's part of confrontation or hindi rebuking, no, from the, yung salitang rebuke na nire-rebuke ni Paul. Okay, stay faithful to the gospel and be guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. So yung hope na yung pag-asa na ng mensahe doon sa mga members ng simbahan. So sa gabing ito, let's focus on chapter 1 verse 26 to 31. So ating siyang unawain in the context ng in the context ng tema at yung purpose, bakit ni sinulat to ni Pablo. Okay? Basahin ko po yung 1:26 to 31. Sabi niya dito, "For consider your calling, brothers, not many of you were wise according to worldly standards, no? Not many were powerful, not many were of noble birth."
But God choose what is foolish in the world to shame the wise. God choose what is weak in the world to shame the strong. God choose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And sabi niya dito, because of Him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it written, let the one who boast in the Lord. Okay. From Elder Ador, he was talking about the characteristic of God, no, yung katangian ng Diyos. And Pastor Lawrence last Sunday also, he was talking also, yung last Sunday, he was talking about katangian also ng Diyos. And last Sunday, he was also talking about the prayer, yung Ama namin, yung minsay ng Ama namin. Marami doong mga theological perspective when it comes to God's characteristics, no, yung katangian ng Diyos, yung pagiging Ama, at yung pinakita ni Pastor ni Elder Ador, no po. So dito napag-usapan din dito yung terminology dito ng sanctification and redemption, no? Then yung salitang righteousness, okay? Who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boast in the Lord. Okay. Ang purpose ng aking mensahe sa gabing ito ay to remind us about yung 26 na sabi niya dito, those who believe in the gospel were foolish by the world's were of noble birth, no, sabi niya, of noble or world's standards. Okay, God transformed them into His people by saving them, no. Parang sinabi ni Pablo, no, i-consider niyo naman yung pagkatawag sa inyo, mga kapatid. Kasi 'di ba yung konteksto nga, 'di ba, nag-aaway-away sila, nagkakaroon sila ng divisive spirit, no, division, kasi nga may mga arroganting mas mayaman, maganito mas ganito. Yung ganun, yung divisive spirit, yung hati-hati. Kaya pinalalahanin ni Pablo, sabi niya, consider yung pagkatawag sa inyo, mga kapatid. Hindi lahat sa inyo ay marurunong ayon sa standard ng, sabi niya, ayon sa standard ng mundong ito. No, sabi niya, di ba? Hindi rin, not many were powerful. Hindi rin lahat sa inyo ay may kapangyarihan. Not many, sabi niya, were of noble birth. Hindi rin naman kayo kung saan kayo nanggagaling, di ba? But God choose what is foolish in the world to shame the wise. Ano ibig sabihin noon? God transformed them into His people by saving them. Saan ka man nagmula, hindi ka man ganun kayaman, hindi ka ganun ka, hindi ka man ganun katalino, hindi ka man ganun kayaman, hindi ka man ganun kawais, hindi ka man ganun kakilala, hindi ka man ganun at saan-saan ka man nagmula, it doesn't matter. God save you, sabi niya dito, God transform you, gawing kang anak through saving you. Meaning, iniligtas ka ng Diyos. Sabi niya dito, they must not boast in ancestry. Huwag kang magmayabang kung ano yung pinanggalingan mo. Huwag kang magmayabang kung ano yung pinag-aralan mo. Huwag kang magmayabang kung matalino ka.
Kasi nga, in the eyes of God, no, huwag kang magmayabang kung ano yung accomplishment mo. Huwag kang magmayabang kung ano yung relationship mo with the particular preacher o yung pala pinanggagalingan mo. Parang sinasabi niya, huwag kang magmayabang kung ano yung meron ka. Kasi nga, ikaw na nandito sa Corinthian Church, you are saved not because of what you have or what you are, but because of the saving grace of God. Amen? Yun ang sinasabi niya. No, klaro yun, no? Sabi niya, oh, remember your calling, brothers and sisters, ba't kayo nagkakagulo? Bakit kayo napaka-divisive? Bakit kayo nang ganito ang nangyayari sa inyo? Eh, baka nakalimutan ninyo that you are here, gathered together in one place, nasa Corinthian Church kayo, nandito kayo sa simbahan, nandito kayo naging kapatiran, it's not because of your affiliation, it's not because of your accomplishment, it's not because of your relationship to pastor, to the preacher, to anyone else, to the deacons, to the elders, or hindi dahil mayaman yung angkan nyo, hindi dahil mga edukado yung angkan mo, but you are here, you are saved by the grace of God through Jesus Christ. So, kaya sabi niya, alalahanin niyo ang pagkatawag sa inyo. Okay? Now, let's try to see in chapter 3, verse 21 to 22. Ang sabi niya dito, pinatunayan niya sa chapter 3. Sabi niya, so let no one boast in men. Sabi niya doon, klaro yon, no? Walang magmamayabang, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world, or life, or death, or the present of the future. E sino naman po yan si? Sino naman po yan si Apollo? Sino naman po yan si? Sino naman po yan si? Si Cephas? Sino naman po yan si? No, si Apollo, si Cephas. Sino ba yung mga taong yon? Ang sinasabi naman, ang sinasabi doon, no, sa, huwag kang magmayabang kung saan ka nang galing. Tingnan natin kung sino si Apollos. Si Apollos ay was a Jew from city of Alexandria. He was an eloquent man. Eloquent, di ba? Competent in the scriptures. Of course, mga ganon, matatalino yan. At Ephesus, Aquila and Priscilla helped Apollos to better understand the gospel. Ganon man siya ka-eloquent, no? Ganon man siya ka-competent, no? Sa scripture, pero nang pinanggalingan niya, tinulungan pa rin siya sa Ephesus. Doon sa Ephesus, tinulungan siya ni Aquila at ni Priscilla, help Apollos to better understand the gospel. So from Ephesus, he traveled on to Corinth, no, sa Corinto, then where the church benefited greatly from his teaching. So nagsimula si Apollos doon at siya po ay yung pangangaral simula kay Priscilla. So it means, yung kaalaman din niya, doon yung kagalingan din niya, ay may pinanggalingan din doon. Kaya, nagkaroon ng division, kaya sabi niya, sabi doon, eh, so let no one boast, no? Hindi pwedeng, ikay kay Paul, ikay kay Apollos, ikay kay Cephas, in the world, sabi nga niya, or the world, or life, or death, or present of the future, all are yours, and you are Christ, and Christ is God's. Ano ibig sabihin niyo? Sabi niya, all things are yours means that they are given by God to benefit His people. Diba? Parang, kung anong meron ka, kung anong natanggap mo, kung ano lang na-receive mo, kung anong meron ka, ito ay binigay ng Diyos para may benefit yung kanyang mga tinawag. Kumbaga, ibinigay ng Diyos, ipinagkatiwala sa iyo for you to help and for you to be a channel of blessing to others, lalo na sa mga taong tinawag ng Diyos na nangailangan ng tagapagturo o nangailangan ng mga taong makatulong. No? So, God is using what you have, God is giving you, God is saving you, iniligtas ka ng Diyos, hindi upang maging arrogante sa iba, kung hindi maging katuwang o maging kapatiran na nakakatulong lalo na sa mga wala. So, yun ang purpose. It's clear, no? Sabi niya dito, God choose what is weak to shame the strong,
Sabi niya dito, God choose what is weak to shame the strong. Okay? Ang halimbawa nito ay yung 1 Samuel chapter 2 verse 1 to 8. Ano po yung patungkol doon? Nandito yata si Sister Des, no? Sister Des was asking for a anak, no? It was referring also to Hannah, no? Tingnan natin yung 1 Samuel. Sa 1 Samuel, no? Itong 1 Samuel, ang nangyari dito, may dalawang babae. Okay. Itong dalawang babaeng ito, i-ano ko muna, basahin natin yung ano, yung kapanganakan ni Samuel. There was a certain man of Ramathaim, Zophim, of a hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, or son of Zoph, and Ephratite. He had two wives, no? May dalawa siyang asawa. The name of one, the one was Hannah, and the name of the other is Peninnah, no? And Peninnah had children, but Hannah had no children, no? Walang anak si Hannah. Kaya ang ginagawa dito, nangyayari dito, nakita natin yung ano, sa Bible pa lang, in the Old Testament, meron na talaga yung ano, mga aruganting mga tao. Meron na talaga yung mga bully, no? So, ang binubully dito, si Hannah. Kaya lang, at the end of the day, sabi nga ng yung asawa niya, Hannah, ba't ka umiyak? Sabi si Elkanah, sabi niya, her husband, sabi, ba't ka umiyak? Eh, ikaw naman yung pinakamamahal ko kaysa itong mga iba na ito. Eh, kaya lang naramdaman talaga ni Hannah na why do you weep? Sabi nga, and why do you not eat? And why is your heart sad? I'm not more to you than 10 sons. So meaning, naramdaman ni Hannah na nabubuli talaga siya kasi nga, dati pinag-usapan may anak. Eh, dalawa sila asawa. Siya walang anak. Yung isa ay may anak. Maraming anak. So, ang nangyari sa kanya, ramdam niya na talagang nabubuli siya. Ano ang result na nabuli? So, si Hannah, he keep on praying to God. No? Lapit siya ng lapit sa Diyos. At the end of the story, no? At the end of the story, para nang nalasing na si, kung ano, si Hannah sa kakapanalangin, napagtawanan na siya, hanggang sinagot siya, o sinagot siya ng Diyos. Ang storya, no? So, yun ang storya ng, ano, 1 Samuel, chapter 1, verse 1 Samuel chapter 2 1 to 8. So yun ang istorya patungkol kay Hannah. Nagkaroon siya ng anak. Okay? So sa Isaiah 61 verse 1, no? Ang sinabi din doon, God choose what is weak to shame the strong. So dito sa 61 ipinakita din dito ng Diyos, no, Isaiah chapter 61. Sabi niya dito, "The spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound." So, meaning he was referring yung Lord's favor doon sa mga akala ng mga tao, eh ito ay mahihinang tao. Pero hindi nila alam yung favor ng Diyos nandoon, no? Si Hannah, nabubuli, no? Sorry for the word, yung gagamitin ko yung salitang nabubuli. Kasi nga, iyak na si Hannah kasi nga wala nga siyang anak. So, dahil nga nabuli, umiyak sa Diyos, and nakuha niya yung favor ng Diyos. Sa Isaiah din, ganun din, no? Nakuha din niya yung favor ng Diyos. Okay? Next, sa Luke chapter 1:52, may pinapaalala din ang Diyos, no? Sa Luke chapter 1 verse 52, sabi niya, "He has brought down the mighty from their thrones and exalted those who humble state." No, ano ibig sabihin noon? No, kung sino yung mga nagpamataas ay ibinababa at sino yung mga nasa baba ay itinataas din ng Diyos. In Luke chapter 1:52. In John chapter 9 verse 39, ito yung sinabi niya. John chapter 9 verse 39,
Sabi niya dito, Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see me see, and those who see me become blind." No? Ano bang ibig sabihin noon yung kanyang sinasabi? Sabi niya doon na if you were blind means if they had no knowledge at all about God's words for or his laws and no knowledge about who Jesus is, you would have no guilt. Sabi nga niya, for violating specific teaching or commands that they had received, Paul makes a similar argument in Romans chapter 1 verse 18 and chapter 3 verse 20. Anong ibig sabihin noon? Yung mga sabi nila, sila yung mas nakakita ng katotohanan, pero hindi naman talaga, no, ang Diyos lang yung nakakaalam noon, no. He came, sabi niya, Jesus said, "For judgment I came into this world, that those who do not see may see," yung mga hindi nakakakita ay makakita, at yung mga nakakita, no, yun din ay mga mabubulag. Now, kung pag-aralan po natin yung panahon ni Jesus, no, yung kanyang sa konteksto kasi nila doon, yung sinabi niya, "Judgment I came," yung pagdating ni Jesus, yung mga hindi nakakita, yun talaga yung mga in unang konteksto, pag-usapan yung status ko sa buhay na pag mahirap, eh talagang sila po yung pinagkakaita ng knowledge, no? Kaya pag-aralan mo yung mga history ng when it comes to foundation of education, kung sino lang yung may kakayanan, may pera, yun lang din talaga may kakayanan mag-aral. At yung kung sino lang po yung may kakayanan sa buhay, yun lang talaga may favor sa lipunan. Pero pagdating ni Jesus, parang nabaliktad, kaya nga maraming against kay Jesus at that time, kasi nga parang ito ang pinapaboran ni Jesus, yung mga kung sino pa yung mga wala, sino pa yung mga ano, yun ang mga nagkaroon ng favor kay Jesus. Okay, so yun noon, John 3 in John chapter 9 verse 39. Okay, sabi niya dito, "God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God." And sabi niya dito, "Because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. So that as it is written, let the one who boasts in the Lord." Wala tayong ibang ipagmamayabang kundi ang kabutihan at yung sanctification na ginawa ni Jesus, yung redemption na ginawa ni Jesus, at yung righteousness ni Jesus. Yung sinasabi niya, oh, ba't kayo sabi niya sa Corinthians, eh, ba't kayo ay nag-aaway-away, nag-divisive, bakit may mga arrogante? Hindi niyo ba alam na napunta kayo sa simbahan na ito, napunta kayo dito, nagpupuri kayo sa Diyos? It's not because of what you have, what you are, what your accomplishment, ano yung kundi sa pamagitan ni Jesus, no, sa pamagitan ng righteousness, na righteousness ng Diyos, ng grace ng Diyos, na sa pamagitan ni Kristo Jesus, yung kanyang gawa. So, redemptive work of Jesus Christ. So, here, we talk about the theology of sanctification, yung paglilinis ni Jesus. Then, yung redemption, yung pagliligtas ni Jesus. At hindi dahil kung anong meron tayo, kundi sa kanyang righteousness. Hindi dahil kung anong meron tayo, kundi dahil sa righteousness ni Jesus, at yan ay dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Kaya walang sinumang magmayabang. Ang magmamayabang ay magmayabang o ipagmayabang yung gawa. No, let the one who boasts in the Lord. Meaning, yung sa pamagitan ng Diyos. Hindi ka magmayabang dahil sa pamagitan mo, hindi magmayabang ka sa pamagitan ng Diyos. Okay? So, what is the point of view sa gabing ito? Bakit ito yung ating topic? No, bakit ito yung aking sa prayer meeting na ito? It is a reminder for us, my dear brothers and sisters, that let us not forget the calling of God
no, hindi natin kalimutan, huwag nating kalimutan yung tawag at pagkatawag at yung purpose ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Na hindi at hindi tayo magmayabang, wala tayong ipagmamayabang sa lahat ng ating accomplishment, kundi ang ating ipagmamayabang yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. Pastor, may nagmamayabang ba? Wala naman po. Hindi ko naman sinasabing may nagmamayabang, kaya ito yung topic. It is just a timely message of God to remind us. Baka makalimutan natin na nadudulas yung ating mga dila, nadudulas yung ating mga ginagawa na nakikitaan tayo na nagmamayabang na tayo sa iba. Na po baka nakikitaan, nadudulas tayo doon, no? And last thing, let us not forget the work of Jesus Christ through His righteousness, yung sanctification, walang ibang makagawa noon, si Jesus lamang. Walang ibang makagawa ng redemption, si Jesus lamang. Kaya wala po tayong maipagmamayabang. It's a long, long topic to discuss about sanctification and redemption. Tandaan po natin na napakasimple lang. Na gawin nating simple lang yun. Walang sino man makapaghuhugas ng ating kasalanan. Walang sino man makapaglilinis sa ating, yung ang kanta, no, nothing but the blood of Jesus. And that is sanctification. Walang ibang makapagliligtas sa atin kung hindi si Kristo lamang. Kaya ang sino man sa atin na kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, wala tayong ibang gagawin kundi ibigay natin sa Kanya ang mataas na papuri, mataas na pasalamat, at ibigay natin sa Kanya yung ating buhay bilang pasasalamat natin, bilang pagpupuri natin, dahil isa tayo doon sa Kanyang iniligtas, sa Kanyang nilinis, hindi dahil kung anong meron tayo, kundi dahil sa Kanyang biyaya at habag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Magandang gabi, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos, anuman ang kalagayan natin. The sanctification will come. Sanctification is from Christ alone. And redemption is kay Jesus lamang. That is why let us come to Him, hold in His promises. Doon tayo, doon natin lalong palakasin ang ating mga pananampalataya dahil minahal tayo, niligtas tayo, nilinis tayo, hindi dahil kung anong meron tayo. He don't have requirements para tayo ay maligtas. Wala siyang ibang requirements sa atin. Si Jesus ay sapat na. Si Jesus ay sapat na para hindi tayo masyadong hindi tayo magmayabang, hindi tayo maging passive, but we must be grateful in everything we do because of His love and grace sa atin lahat. Hallelujah.